Welcome back po dito sa Men of Light, mga kaparokya. Pinag-uusapan po natin ang Gospel of Luke chapter 9 verses 18 to 24. Ang pamagat po ng ating episode ay Discipleship 101. Ito po si Bishop Ambo David. Kamusta po kayo lahat? Si Father Ching Pertis naman po. Magandang araw po. Ito po ang iyong kaklase. Ang seatmate, si Father Deo po. Classmate. So, feeling estudyante po kami kasi panahon ng pasukan, no? At sana maraming mga estudyante na makakapanood nito kasi I think this is going to be very relevant for all of you kasi napakahalaga ng tama ang attitude natin kapag tayo nagsisimula sa pagiging, sa pag-aaral, no? Pagiging estudyante. Pwedeng nagsisimula ka sa elementary, nagsisimula ka sa high school, nagsisimula ka sa college o sa graduate school. Ang pagsisimula bilang isang mag-aaral is always a struggle, no? Katulad ng nasabi ko na, we don't stop learning. Yes. Kaya nga, ang Christian life is really about being a student. Mm-hmm. Kaya yun ang ibig sabihin ng pagiging disciple. Nung bagong ordain po akong pare, no? Meron akong nakausap na matandang teacher. Sabi niya sa akin, you know, Father Deo, the best way to learn is to teach. Yeah. So, hindi ko makalimutan yun. Si Tatang Lupo Ramos po magsabi sa akin, the late Tatang Lupo. Tapos, since then, I took his word. Yeah. And every semester, I make sure, kung pwede rin, I will have one or two subjects. Yes. Noon nga, kahit walang subject sa seminary, nagtuturo pa ako sa ibang university. Just, first, not to forget what I know. At the same time, continue develop what we have. So the best way also is it's a some kind of a symbiotic, no? Yung totoo. As you teach, you also learn. Yeah. And as you learn, there's something that you can impart. That's true. Yeah. Mm-hmm. Kasi yung pag nagturo ka, talagang mag-aaral ka. Mapupwersa ka talagang magbasa. Mm-hmm. Kung nag-aaral ka minsan, dodoblihin mo pag-aaral. Alaman naman pareho lang kayo nung sabay ka lang. Una ka lang ng isang page ganun. Isang page lang. Ayan, 'di ba may mga estudyanteng ayaw kong pumasok, paulit-ulit lang yung sinasabi ng teacher. Very smart yung mga bata ngayon. Take note, teachers, mayroon that's na po right. silang internet. Yeah, yeah. Sandali, mag-google nila, tsaka mga kanilang mga search engine. That's true. Kaya nga sinasabi ko, baka kasi, di ba yung minsan yung traditional ways of learning, masyado malakas yung bombarding the students with information, dunking system, yung gano'n, no? Abay, ngayon, kung information lang, sang katerba. Mm-hmm. Yung access ng estudyante to information is really mind-boggling. Wala pang internet noon. Type. Now, at the click of a finger, talagang mga Wikipedia, mga ganyan, no? So, at saka itong topic na pinili po ni Bishop Ambo, yung discipleship, parang it's very good that we go back to the basic. Yeah. Ngayon po kasi yung structure of learning is very formal. Oh, you have to enroll, you have to pay your tuition fee, you have to be present every day, may uniform, may ID, leather shoes, and so on. Pero nung una, wala pa pong structured learning like a school or your university or colleges. Ano pa yung talagang you really go to a master and you follow? Yung sa ancient oriental way of discipleship ang tawag eh, guru. Guru. Disciple and master, parang ganun. Mm. Yung pong word na disciple ngayon, hindi na ginagamit eh. Kaya nga. It's a religious term, parang ganun na lang, student na lang. But discipleship is, you really want to learn and even without enrolling, without the formal structures. Ay, kamukha ng mga volunteer natin sa Men of Light. Parang they are there like volunteers, walang formal enrollment. Yeah. But they go through that experience of discipleship. Kaya you learn through. Meron po akong karanasan minsan, I was assigned in a difficult assignment sa finance po ng isang university. Weakness ko po yung finance. Kaya nagpari nga ako, ayaw po yung finance. Pumunta ako dun sa isang magaling sa finance. Sabi ko, sir, I would like to enroll sa ganito, sa isang special course for this. Alam mo, ang advice sa akin ni Professor Morato, you don't have to go through that, Father Deo. Mm-hmm. Just look for somebody, no? Look for somebody who knows finance, who ran a school himself, and go and sit down with him and ask him to teach you directly. Yeah. Walang paligoy-ligoy. How did he do it? What are his learnings? You know, I did it. Ginawa ko si Engineer Jerry Nepomuceno po yung napuntahan ko nung daling VP for Finance ng Holy. And I really sat down with him. Binigay niya ito, Father. And it was very effective. Yeah. And we could learn
through this discipleship experience, you look for somebody you can teach you. Yeah, mentoring ang tawag. Mentoring. Yan, guru. Siguro, guru structure. Natin, siguro medyo yan, naging structure yung... Masyadong structure. Siguro, ang ano lang, yung parang initiative nating estudyante, yung pera dito, maghanap ka pa ng ibang paraan para mas matutuhan mo yung tinuturo. Yeah, alam mo, Father Ching, some time ago, just a week ago, na nag-share ako na I was invited for a talk doon sa Angeles University Foundation. Si Father Deo, halos parehong topic namin about Catholicity and education, mga ganyan. And may isang bahagi doon sa aking sharing, sinabi ko na I make a distinction between schooling and education. Sabi ko, well, not all people who are schooled are necessarily educated. That's true. Ay, and not all people who are unschooled are necessarily uneducated. Because, sabi ko, ang education, mas malawak yan sa schooling. Kasi schooling is always usually associated with formal yung school setup, yung gano'n, no? Hindi ko sinasabing hindi natin yan kailangan. Pero ako mismo, bago pa ako pumasok sa eskwelahan, ang dami nang tinuro sa akin ng nanay ko. The house is a school. It's also a learning, an institution of learning. The values of values that we learn at home. Ganun, respect, no? Sharing. Our environment is also very educational. Yung imbes na titingin ka lang sa virtual, yung you really climb real trees. Yes. You get to touch real insects. Mga ganyan. You get to swim in the river. Mga ganyan, no? Nakakahinayang kapag wala ng ganyan yung mga bata. Sabi nga ngayon, para sinasabi, ang bata ngayon, maraming informasyon pero kulang sa relasyon. Yeah. Yung puro ano na lang. Nga po, yung concept of discipleship, it is really your choice to learn. Yeah. Mm-hmm. Student is you're enrolled. Yung lahat ng subject, it's pre-designed for you. Kung saan, ayaw mo subject, but you have to take it. They call it requirement. Mm-hmm. And it's important. Kaya lang yung discipleship, para bang it's far beyond the structure. Like, kanyari, you want to learn how to play the guitar. You can go to a good guitarist sa parokya nyo. Sumabay ka dun sa likod niya. Or you want to learn how to cook. Mm-hmm. You'll be the disciple of your lola or your tita or mama who knows. You have to be like a shadow. Sunod-sunod ka dun. And that is the humbling experience of discipleship. Yung it does not have to have uniform and so on. Sana wag pa nating ma-miss itong ganito. Like the concept of discipleship in the times of Jesus. Yeah. Merong isang aspect dito sa pagbasa that I'd like to call attention to. You know? Yung sinabi ni Jesus, okay, who do people say that I am? Anong naririnig ninyo sa iba't iba? Nag-quote sila ng quote, some say you're this, others say you're that. Pero sabi ni Jesus, kayo, who do you say that I am? Mm-hmm. Or how do you understand my own mission? Mm-hmm. Parang hinamon sila, speak for yourselves. Mm-hmm. Dahil isa yan sa mga problema sa ating mga educational institutions. Yung tipong parroting. Mm-hmm. Yan, lecture ang teacher, ganyan. Tapos gusto ng teacher, ulitin yung nilecture niya. Mm-hmm. Kung minsan parang pag eksakto-eksakto yung inulit ng estudyante, mataas ang grade, yung ganun, ang tawag ko doon, parroting . How sure are you na baka minemorize lang niya pero hindi niya naiintindihan? Oh, parang yung parrot, oh. Nakakasabi pero hindi naman niya alam yung kung ano. Yeah. Good morning! So what's that supposed to mean? Yung ganun ba? Mm-hmm. Parang, don't just go by what you read or what you picked up here and there, mga ganyan. Mm-hmm. Ikaw, what do you think? How do you understand it? In your own words. In your own words, ganon. Uh-huh. It doesn't have to be very sophisticated English. Yes. Well, in basic, simple English or Kapampangan or Tagalog, say it as you understand it. Yung ako gustong-gusto ko yung ganyang teachers na may tiyaga, na pakinggan yung. And I think Jesus had all the patience with his disciples here. Parang yung ownership. Parang sa seminaryo, pag sa seminaryo noon, yung bibigyan ka ng article, no? Tapos babasahin nyo. Pag magkikita kayo, yung kanya-kanya yung opinion nyo, makikita mo iba-iba yung talagang naiintindihan nyo sa ano. Tapos pag pinagsama-sama mo yon, nakikita mo yung mas malaking kabuuan ng article na binasa niyo. Yeah, talaga naman, much of learning begins with research. Kasi para sa akin, very humbling experience ang pagiging isang scholar. Usually, pag tinawag mong scholar yung tawag, pero pag isang tunay na scholar ka, you will be humbled by the experience. Because you realize na in this world, kakaunti ang original things. Yung kasabihan na, the more you learn,
the more you know natin. Oh. Kaya, totoo. Pero natatawa ko yung pag sinabing scholar ni Bishop yung mataas na level ng antas ng scholarship of research and so on. Kasi yung mga bata, pag sinabi scholar, libre yung tuition. Yung ganun lang. Yung parang, yeah. Di ba mag-scholar yung anak ko? Yung parang, it's not really about the, yung parang, yung may libre kasi. Ganun, so I'm talking about mga tipong biblical scholar, yun, mga ganyan. Ganun, people, mga intellectuals, research. Ano po? Yung mga intellectuals, researchers, mga teachers, mga ganyan. Kasi every teacher has to be a researcher, by the way. No? Mm-hmm. Yung parating ready to learn, new developments. Kasi aamagin ka kapag ang alam mo ay yung was 20 years ago, ang daming parating constantly may bagong developments, hindi ba? Kaya alam, Bishop, malaki na yung tukso ngayon sa mga ano teacher din, kahit sudyante, yung cut and paste ano, program, yung cut and paste, and then they put them together as if that's already their work, no? That's right. Yung parang yung Jesus, how about you? What do you have to say? Yung what parang, do you have to it's say? It's not important what this author said. It's really what you learn about. At the end of the day, how do you understand ako, I appreciate it? Sa mga sudyante ko, yung not what they say, it's their capacity to analyze, analytical. Mm-hmm. They make sense, and then their capacity to connect, yes, to synthesize, and then to make sense, no, to that's apply. The positive idea of being these critical. These are different expressions of learning, analytical, you can summarize, you can apply, you can synthesize, all of these are expressions parang of learning. Parang yung mga nagsiserve natin sa parokya, yung mga Knights of the Altar, makikita mo may mabilis mag-pick up. Eh. Oh, no. Meron namang mabagal din pumick up. Totoo, no? Parang isa sa, pag nag-meeting kami every Sunday, 3 p.m., okay? Ang pakiusap ko, yung electric fan, pag mainit, pag tinignan ko yung gano'n, alam nyo na yun. Pero mga isa, may mga... Titignan ka rin. Hindi mo malam yung... Pero isang pare, gumaganon siya, parang pinapasindi niya yung electric fan, lumapit yung altar mo. Ginanon. Hindi pa rin gets, no, father. Okay, sinisinyal lang na tayo. So, wag ko kayo aalis. At as you can see, napaka-interesting nitong topic natin. May dalawa po tayong points dito sa ating pag-uusapan na Ebanghelyo. Ang topic natin, Discipleship 101. Mga kapwa-estudyante, babalik pa po ang Men of Light.